Okay, once again, magandang gabi. Mahirap pala mag-setup nitong online video presentation. Pero wala tayong magawa kasi kailangan natin itong i-tackle in different ways. Kung hindi man natin kaya sa classroom, hahanapan natin ng paraan para ma-discuss natin ito kasi kasali ito sa ating mastery exam. By the way, live po tayo sa Tacoron City ngayon, the city of goodwill. Hindi, char-char lang yan. Okay, let us start from the last topic or for the last topic, component vector. Pag sinabi natin component vector, we are considering the two components of the vectors. We have the x component, or sinasabi natin na horizontal component of the vector, and we have also the y component, or ito yung sinasabi natin na vertical component of vector. So for example, I have here a Cartesian plane. So we have a direction north, east, west, and south. And meron tayong vector dito. Tawagin natin itong vector A going to north of east. Now dito, in resolving this vector, unlike doon sa mga nauna natin na topic, dito, i-consider natin dito yung dalawang components ng vector, which is the x component and the y component of the vector. Now ang vector A ngayon, if we draw the imaginary line here, drawing the rectangular, anyway, in some other book, rectangular method ang tawag nila dito, pero pareho lang yan siya, component or rectangular method, kasi pag nagdraw tayo ng imaginary line dito, kakabuo tayo ng rectangular shape. That is why some books call this one as a rectangular vector. Either of the two, tama, kahit saan ang gamitin mo dyan. Now, vector A, meron siyang component na x. Now, the x here ay pareho lang doon sa component doon. So, yung A sub y dito, which is the vertical component of the vector, ay pareho lang din dito sa component nito. Meaning to say, diba, yung value dito sa A sub x at value dito ay equal. At ang value naman dito at saka value dito ay equal din. Now, and if, for example, we have four vectors and we are tasked to find the resultant of the four vectors. Now, unang-una natin i-consider yung x component and also the y component. Now, in dealing with x, na take note that the angle here ay just be equal sa angle dito. Ibig sabihin, kung 90 degrees dito, and we will assume that the angle there is 90 degrees. So, kung ano yung value dito, equal din sa value dito. So, ibig sabihin, kahit saan dito ang gamitin natin, pwede kasi pareho lang sila, equal lang yung kanilang mga values. Now, in finding the x component ng vector A, or x component of the vector, I mean, we will just use the basic function of trigonometry, the Sokatowa. Bali, hindi ko na siya i-derive yung A sub x, A sub y, paano siya naging cosine, sine, kasi basic naman ito. So, in dealing with A sub x, this one, yung x component ng vector, we can use A sub x is equals to vector A, ito siya, cosine of theta. In dealing with y component of vector, we can use, halimbawa, ito naman, or ito, kasi pareho lang yan sila, a sub y is equals to sine, sorry, a sub y is equals to vector a sine of theta. Solving for total resultant, or r sub t, or total resultant. So we just simply use this one. R sub t is equals to the Pythagorean theorem, r sub x square plus r sub y
square. Okay, naputol yung video kasi limited lang yung ma-record ng aking Audacity kasi dalawa kasi ginagamit ko. Isang camera, separate yung camera at saka separate din yung audio natin. Kaya kung nakikita nyo, medyo shaky yung ating camera kasi nakalimutan kong dalhin yung tripod sa MediaArts. Nakabitay lang ngayon yung camera. Okay, continue natin. Now, solving for resultant T. Solving for resultant T, we can simply use yung Pythagorean theorem natin. Pero, itong R sub X at saka R sub Y, the R sub X is equals to the R sub X is equals to the summation of A sub X plus B sub X plus C sub X, so on and so forth, kung gaano karami yung vectors mo, basta kukunin mo lahat yung total ng X component. So kung makuha mo yun, yun yung magiging value ng R sub X mo, yun yung ilalagay mo dyan. Same through with R sub Y. Ganun pa rin, R sub Y is equals to A sub Y plus B sub Y plus C sub Y, lahat-lahat ng Y component ay kukunin mo yun. At yun ang magiging R sub Y mo, yung total nila. So yun yung ilalagay mo ngayon dito. Okay, review lang natin konti. The rectangular or the component method of the vector, we have to, in determining the resultant and direction of the vector, kailangan natin i-consider yung kanyang X and Y component. So pag i-solve natin siya, we can use this formula. In dealing with horizontal component, we can use the A sub X is equals to vector A cosine theta. And for the Y vector or Y component of vector, A sub Y is equals to vector A sine theta. Now for the solving for resultant vector, we can use the Pythagorean theorem, but you have to get the resultant of all horizontal vectors, of all X component vectors. So, itotal mo yun sila lahat, yun yung magiging R sub X mo. Same true with R sub Y. Now, for the direction, gagamitin naman natin yung tangent function. So, it becomes R sub Y over R sub X absolute value. So, ito lang yung basic natin at ito lang yung gagamitin natin. Ito lang yung formula na gagamitin natin. Okay, now let us go to sample problem. Okay, let us go to example of the component vectors. So, for example, meron tayong tatlong vectors. Example, meron tayong tatlong vectors. Meron tayong vector A, vector B, and vector C. Now, the vector A is equals to vector A is equals to 10 newtons 30 degrees north of east, and vector B is 15 newtons 35 degrees north of west. Then the vector C is equals to 20 newtons 45 degrees south of west. Now we are tasked to find the R sub tot or the total resultant of all vectors and then the direction of the vector. So ito yung graph niya. So for example, yung vector A, which is 10 newtons 30 degrees north of east, actually tinansya ko lang yan siya, hindi ko ginamitan siya ng protractor, tinansya na lang yan. Let us assume na ito yung angle ng 30 degrees, ito yung opening niya. So vector A is 10 newtons 30 degrees north of east, and vector B, so the angle is 30 degrees. And the vector B is 15 newtons 35 degrees north of west. Ang reference natin is west, so kaya papunta ang arrow natin dun sa north. Then the last vector, which is vector C, hindi na makita. Vector C, 20 newtons 45 degrees south of west. Magalaw na masyado ang camera kasi nakahang lang yan camera natin. Walang tripod. Okay. Hindi ko siguro kailangan galawin ito. So, ganito ang mangyayari. Ito yung plot ngayon o ito yung graphical presentation ngayon ng ating vector. Now, ang hinahanap natin dito, so kung maglalagay tayo dito ng
imaginary line, which is bubuo tayo ng rectangular shape dito, each of the vector. This one would be our a sub y. This one would be our x, a sub x. The a sub x here, the value of a sub x here is just be equal to the value of a sub x dito. Then, the same true with vector b. Dito yung b sub x natin, and dito yung b sub y natin. This one, dito ang c sub x, or pwede ko rin ilagay dito c sub x because the value dito is just be equal to the value dito. And also, pwede ko rin ilagay dito yung c sub y ko, or pwede rin doon c sub y. Either of the two, either of the of this side. Pwede dito, pwede dyan. Now, solving for the x component. Solution. Solve for x component. So we have a sub x is equals to, i-recall lang natin yung ating formula, in terms of x, vector a cosine theta. Now, i-substitute natin yung value ng a, which is 10 newtons, cosine of 30 degrees. So, kung ano ang magiging sagot niyan, kasi wala akong calculator, ilalagay lang natin dito. Now, yung a sub x ay dito sa quadrant 1, which is positive lahat ang value dito. The x is positive, and also the y is positive. So, positive lahat. So, expected na positive ang sagot natin dito. Now, let us go to b sub x. Same through sa same process in vector a. So, b sub x is equals to vector a cosine theta. Substitute the value, ang vector b natin is 15 newtons cosine of 35 degrees. So, use the scientific calculator kung ano ang lalabas na sagot dyan. Yun yung answer natin. Now, take note na ang b sub x ay nandito sa quadrant 2. Ibig sabihin, ang b sub x natin ay expected na negative ang kanyang value. Negative ang kanyang ilalabas na value sa atin. So, kaya ilagay ko dito as negative. So, expected na negative yan siya. And let us go to vector C. Dali lang, kaya ayusin ko muna ang ating camera. Ito ang mahirap kasi kaya nakahang lang yung camera natin. Pasensya na po talaga, ha? Pasensya na po. Okay. C sub X is equals to vector C cosine theta. Equals to, substitute mo yung value ng C, which is 20 newtons times cosine of 45 degrees. C sub x is equals to, apply the scientific calculator, kung anong sagot yan, ay yun ang ibibigay niya sa'yo. Ngayon, nasa quadrant 3 siya, ang x natin is negative and y is negative. So, both negative lahat. Negative ang lalabas na value dyan. So, yan siya. Expected na negative. Actually, yung process sa A ay pare-pareho lang ang process dyan in terms of x. Now, let us go to y component. Ang y component natin, the same process, a sub y is equals to vector a. Sa y component naman natin, we use the sine function theta. Substitute natin, 10 newtons sine of 30 degrees. Then the answer na lalabas sa calculator natin, ayun, kasi wala akong calculator ngayon eh. Bali, ang mangyayari, yung a sub y natin, since ang vector a natin ay nasa quadrant 1, positive lahat ang value na ibibigay sa atin. That is why I am expecting the positive answer dito sa ating a sub y.
Sensya na ha, kay minsan nagagalaw ko yung camera at gumagalaw siya. Yes. Taste-taste lang muna tayo. Okay, let us go to B sub Y. B sub Y, the same process. Vector B, sine of theta. Substitute the value. Vector B is 50 newtons. And sine of 35 degrees. Ayan siya. So, press the scientific calculator. B sub Y is equals to kung ano ang answer na lalabas dyan. Ay, yun ang ilalagay natin dito. Now, ang B sub Y natin ay nasa, kung napapansin nyo, yung B sub Y natin ay dito, nasa quadrant 2. Negative ang X, then the Y is positive. So, I am expecting the positive answer dito sa B sub Y. The same true with B, C sub Y. Vector C, cosine of, sorry. Vector C, sine of, waiting ko na lang. C sub Y is equals to vector C, sine of theta. And just be equals to, ano ang value ng C dito? Meron tayong 20 newtons. So, 20 newtons, 45 degrees, 20 newtons, nawala na ako sa aking ginagawa. Nadidistract ako ng camera. 20 newtons, sine of, klaruhin natin, CY is equals to vector C sine of theta. Substitute the value of vector C, 20 newtons times sine of 45 degrees. So, kung ano ang lalabas dyan, yun ang ilalagay natin dito. Now, ang C sub Y ay nandito sa quadrant 3, which is negative ang Y. So, we are expecting na negative ang sagot dito. So, ito na siya. I-review natin ang vector A natin ay we are expecting the positive answer. Ang B sub X natin, we are expecting negative answer. And CX natin, we are expecting also negative answer. Sa Y component naman natin, A sub Y natin, we are expecting positive answer. And sa B sub Y natin ay we are expecting positive answer too. Kasi ang B sub Y natin ay located siya dito. Located siya dito, kaya positive siya. Okay. And C sub Y natin, we're expecting negative kasi dito banda yung vector C natin. Kaya negative yan. Okay. Next process is solving for resultant vector in X component or R sub X. So, R sub X is equals to A sub X mo is positive. Ang B sub X mo is negative. Ang C sub X mo is negative also. Meaning to say, we are expecting a negative answer. Hindi ko pa siya, yes, negative. Negative, negative. So, negative ang lalabas dito. Ang R sub X natin ay negative ang answer dito. I don't have a calculator, so i-sub ko na lang ito as a variable. Yung A sub X natin dito, yun yung pupunta dito. B sub X natin pupunta dito. Sorry for that. Ang C sub X natin pupunta siya dito. So, we are expecting negative answer sa R sub X. The same true with R sub solving for R sub Y. R sub Y is equals to A sub Y plus B. A sub Y is positive. B sub Y is positive. Kaya plus B sub Y. Then we have CY negative CY. So dalawang positive. Depende sa laki. As of now, we are expecting, I think, kung mas malaki yung value nitong dalawa kasi pinagsama mo sila kaysa sa dito, positive ang sagot natin. Kung mas malaki naman ito, negative. So, pagpalagay natin na positive ito, so I am expecting positive. Halimbawa, mas malaki yung value nito kaysa dyan, so I am expecting positive answer.
Ibig sabihin, ang mangyayari ngayon sa ating diagram, which is ito, yung R sub x natin is negative, as we can see here. Negative siya. Ibig sabihin, yung drawing natin ay papunta dito kasi negative yan siya. Yan yung R sub x natin. Kung ang R sub y natin ay positive, dito, ang lalabas dito is positive. Pag kinumbine mo ito, pag positive, papunta naman doon yung other vector natin. Ito yung R sub y natin. So, ang resultant vector natin ay dito. So, ito yung hinahanap natin at yan yung hinahanap natin. Ito na ngayon yung itsura ng ating triangle or ating vector ngayon. So, naka-right triangle na siya. Now, it's time to use the Pythagorean theorem para makuha natin yung value dito sa resultant vector. And we apply the tangent function dito para makuha natin yung angle dito. So, kung napapansin natin, halimbawa, sa conclusion na natin or sa final answer na natin, hindi ko na i-extract ito masyado. Ito na yung concept. Basta in solving this one, you use the Pythagorean theorem. Ito ang gagamitin mo yung mga value dito. Itong value dito. At pag-solve naman ito, you use the tangent function. So, ang final answer natin is resultant vector T or total resultant vector ang T dyan. Ibig sabihin, equals to value dito, for example, 10.73 ang nakuha natin. For example lang, newtons. Tapos, yung angle niya, for example, ang lumabas yan is 30 degrees. Tapos, ang direction natin is going to west and north. West and north. So, direction ng ating resultant vector is west of north. So, ilalagay mo dito is, yes, west and north. So, ang direction natin is going to north of west. Kasi ang reference natin palagi ay itong x component. Kaya, north of west. Ito ang magiging reference natin. So, ito yung final answer ngayon. So, yan siya. Ito yung component method. Kung ano yung hindi nyo naiintindihan dyan, open naman ng Facebook group natin, i-chat nyo lang ako dyan, itanong nyo kung saan yung hindi nyo naiintindihan at sasagutin ko kayo. Thank you so much. Pasensya na kung dito na lang tayo nag-lecture kasi kinapos tayo sa oras. At ayaw ko naman napalampasin itong topic na ito kasi importante ito. Kaya gusto kong ihabol ang topic na ito. Maraming salamat. Good luck sa ating mastery exam. Sana, kung hindi nyo maintindihan ito, free to ask questions sa ating Facebook group. Once again, magandang gabi sa ating lahat.